you're my Babylon. Mama, love the way you turn me on. Mama, it gon' be a marathon. So yun mga kauso, so nakita niyo yung ating konting intro and unboxing syempre. So nakita naman ang ating reviewin ngayon, konting reviewin yung ating pad system from Hellvape. Ito yung Fusion R. So siguro narinig niyo na o nagamit niyo na yung kung meron man kayo Fusion dati yung pad system. Pad mod, I mean. So this time they made a pad system. So kasi nauuso na yung mga pad, mga disposable, ayan. So this time hindi naman to disposable, refillable pad. So ayan. And almost 3 weeks na ata sa akin to. So pinadala siya ni Hellvape. So pamamagitan ni Ma'am Michelle Poblacion. So thank you very much Ma'am Michelle. 1 week ko na siyang gamit. Mahigit. Parang ma-fulfill ko yung sabi natin pag-review or alam natin yung ating sasabihin, hindi yung basta unbox natin. Definitely, napakalasa niya. And meron lang akong naramdaman sa kanya na kakaiba din lang konti dun sa ibang pad system. So very malaki yung ano niya, malaki yung kanyang airflow system. So parang pumupunta ako dun sa restrictive direct lang, hindi lang siya MTL. And accurate naman yung flavor niya like sa mga pad system. So bihira naman kayo makakakuha ng mga pad na siguro hindi malasa. So siguro kung meron mang ganon, baka sa juice nyo na yun. This time, hindi naman siya kakaiba dun sa ibang pad. So malasa siya. And very airy talaga siya. Mahangin. May talagang pag fully open yung airflow, mahangin. And then, pag adjust nyo naman yung airflow niya, so makukuha nyo naman yung MTL. So hindi ko alam kung pros yun sa inyo or cons. Siguro sa akin pros yun kasi at least meron tayong restrictive direct lang na makukuha dito, so sa isang pad, so okay na okay siya. So ano bang ano yung restrictive direct lang, so mas mausok siya kaysa sa ano, sa empty, sa mouth lang. Yan. Tsaka mas, para sa akin, mas malasa yung fully open yung airflow. Louder lang na konti yung sounds niya. Yung, hindi naman siya sobrang, hindi naman siya annoying. Siyempre, malaki yung, maraming hangin na pumapasok. So, medyo, meron siyang konting sounds na, alam niyo na. Kung nakita niyo yung unboxing, so meron tayong lanyard. Although, once natin, isa lang yung cartridge na kasama. Pero sa akin siguro mas okay na yung lanyard kung ipagpapalit dito sa cartridge kung kayo tatanungin. So para at least complete din naman. So yung mga kausok, hindi lang yung points natin dito yung ipo-point out natin tong mismong pad. So minsan nagbabari din tayo dun dapat sa juice na gagamitin natin. So yung iba sa inyo siyempre alam ko nalilito lalo yung medyo bago-bago dyan na nagpapad. Sa e-juice, mga kausok, walang dedicated na e-juice na pwede mo lang gamitin sa pad. Actually, lahat po pwede yung gamitin dito. Kaya lang po tayo namimili. Meron tayo kasing sinasabing
dedicated lang sa kanya kasi nga para maiwasan natin ma-burn out agad yung ating coil, cartridge or OCC. Yun po yun. Pero not necessarily na gumamit ka ng 70-30, mali na yon. So hindi po ganun. Para sa akin po, ito yung ating aking pinopoint out. May napanood ako sa YouTube, which is ginagawa ko na siya. And then napanood ko, so tuwa ako sa kanya. So shoutout kay, siyempre kay Sir James Pop. So agree na agree ako sa kanya, 100%, 101%, talagang tama yung sinabi niya. Na kung saan ka mapupulpil yung ano mo, tinatawag nating hagod, or kung saan kayo umuwi yung tama mong satisfaction mo, yon. The word satisfaction. So, depende na yun sa'yo. Ang pinaka-recommend nga lang is 60-40 sa blend, sa blending ng e-juice, and then 50-50. So, kaya laging salt nick yung sinasabing para sa padla kasi nga nandun yung mataas na milligram, na nicotine milligram, kaya siya tinawag na salt nick. And then 50-50 siya usually. So yun, kaya alam naman natin yung mga pad, so low wattages lang yan. So sila yung pag sinabing pad, yan, salt nick ang gamitin mo dyan. No, hindi po para sa akin, hindi po ganon. So gumagamit din naman ako ng 24 mg na pre-base, 12 mg yung sa asawa ko, 12 mg lang ginagamit niya na pre-base. So tumatagal din naman ng 1 month. So doon siya satisfy, very satisfied siya doon sa ganong setup. So yon, yun po yung pinopoint out ko na kung saan kayo magiging satisfy na i-juice, so no need necessarily na salt nick man yan or pre-base. Yun po yung gamitin natin. Hindi lang salt nick yung pwede sa isang pad system. So, I mean, pwede yung pre-base. So, very sangayon ako kay Sir James, James Pop. So, ayan, shoutout ulit kay Sir James Pop. Napanood ko yung review niya doon sa paggamit ng juice, talagang sapul niya yung point out na point out niya yung talagang tama yung sinabi niya. Dahil ginagawa ko na rin yun. Bago ko pa napanood, talagang ganun din yung ginagawa ko. Basta lang stay ako sa 60-40 and then 50-50. So, yun yung pinaka bottom line. So, bahala na kayo kung anong ilang milligram yung magiging satisfactory nyo. Usually ako, sabi ko nga 24 mg ako pag pre-base. So, kalimitan ka kasi pag salt nick, pumupunta na yan sa salt nick 25 mg, 50, 60. So, yun na yung tinatawag natin salt nick. 50-50 na yung kanilang blend kalimitan. So, meron din naman akong juice na ginagamit o ginagamit yung asawa ko, 60-40 siya. So, it comes with a regular 60 ml pero 60-40 na salt nick. So, 25 mg siya. So, iba-iba. Basta, ang bottom line, ang the best sa mga OCC pad system, yung blend na 60-40 at pinaka-the best yung 50-50. So, yun. Kung gumamit ka man ng 70-30, so, it's not the end of the world. Hindi po yun masisira yung pad natin. Hindi po kung ano man mangyayari. Wala pong ganun. Siguro sabihin natin malelesen lang yung ating yung life nung ating cartridge or OCC. So hindi rin naman ganun kalayo yun sa paggamit ng 60-40 or 50-50. Kung sa kayo satisfy, all out po yan, wala po yan pinipili. So ang ano po natin dito yung makatipid, kaya po yun yung the best para sa isang pad system. So, yun. Kaya, huwag kayo malilito. Kung nalilito man kayo, pwede naman kayong mag-comment or magtanong. Kung di man sa akin, doon sa mga matagal na sa industriya, pwede kayong mag-comment.
So, yun nga, mabalik tayo sa Fusion R. So, for me, para sa akin, ang design, para sa akin, 5 siya. So, this one is plastic, pero para mapagaan siguro yung pad, ayan, kagaya niya, nakasabit. Pangit naman kung mabigat, diba? So, the design, ika nga, the design is very pogi. Yan. And maliit lang din siya. Meron siyang iba't ibang kulay. So, nasa akin, itong Tiffany Blue na mukha siyang blue-green. Pero, tawag sa kanya Tiffany Blue. And then, itong ginagamit ko personally yung silver black. 5 out of 5, ayan, para sa design. Sa flavor, dahil consistent siya and then marami siyang, hindi naman marami, meron kayong mode papunta sa RDTL and then MTL. Siguro 4.5 yung flavor niya para sa akin. So 4.5 out of 5 yung flavor na. No? Yung unboxing experience siguro 4.5 din kasi nga 5 siya kung sinamahan pa ng cartridge na extra pa. Although, meron naman siyang lanyard na para sa akin mas suwabe. So, 4.5 yung kanyang unboxing experience. So, all in all, very convenient naman siyang gamitin. It's like other pad. Maganda lang din sa kanya, 800 milliampere yung battery niya. So, okay na yon. Overall, marerequest siya siguro 4.5 para dito sa pad na to. So very malasa talaga. Accurate, halos hindi nagbabago yung lasa niya. Almost 2 weeks, hindi ko pa sure kung gaano tatagal yung kanyang coil. Ayan. Yung kanyang pinaka-cartridge, yung coil niya. Kung gaano katagal ang gamit ko dito sa... Actually, naubos ko na yung... Ayan, for ano lang, for your information lang na naubos ko na yung kalahati nito. Dinamandam ako siya muna bago ko siya anuhin ng labasan ng review or ng mga gantong comment. Very good siya para sa akin. So, yun lang. Thank you very much at sana kuha ulit kayo ng konting tips. Aral tungkol sa vape dito sa ating pag-vape ng pad system. So, hindi lang natin to ni-review. Siyempre, alam ko may mga naka-conscious pa rin dyan pag dating sa paggamit ng e-juice. Basta, satisfaction lang. Yung word na satisfaction, yun lang yung ating kailangang kunin. So, ang ati lang tinitingnan doon, yung tagal ng ating paggamit doon sa coil. Kasi iniwasan natin agad masunog yun. So, kaya namimili tayo ng e-juice. Pero, all in all, bottom line is mapa-pre-base man, mapa-salt nick. So, pwede yan sa pad. Yun po. Ano? So, yun lang. I'm JJ and thank you very much dito sa pagtambay nyo dito sa Six Loops Academy. Kung hindi naman nakaka-disturb sa inyo, paki-like, share, and subscribe dito sa aking YouTube channel. And babe safe. Thank you very much and see you soon sa another video. Siguro sunod kong pakita or magbigay ng tips doon naman sa hindi naman to babe, papunta naman doon sa pagmumotor yan. Sa paggamit ng helmet siguro naisip ko na magbigay ng tips sa tama paggamit naman ng helmet. So thank you very much and see you soon. Fusion R.